أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نحن بدأنا كما بدأ الإمام بتذكر يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة خلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. وقال الله تعالى أيضا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أما بعد، bago pang lahat tayo muli ay magbukas sa pagdakila at pagsambit sa ngalan ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, tayo magbigay pugay sa kanyang huli sugo na si Muhammad, nawa ang pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan, sa kanyang kapamilya, sa kanyang kasama, sa kanyang kapanali, at sino man ang pagsisunod sa kanya at magsisunod pa hanggang sa huling araw. Tayo po ay magbukas ng ating panayam kung paano bumuklat o nagbukas ang ating imam sa kanyang paratiang paalala sa atin, walang iba kundi ang pagkatakot kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, sa kanyang pagsipi mula sa bersikulo ng Quran, sa pagsasabi na o kayong mga mananampalataya, katakutan nyo si Allah ng tamang pagkatakot at huwag kayong pumayag na abutan ng kamatayan maliban na lamang na kayo ay Muslim na o nanatiling Muslim. Ganun din kanyang binanggit o kayong mga tao o sangkatauhan, binanggit na Allah Subhanahu wa Ta'ala, kayo ay matakot sa inyong Panginoon na lumalang sa inyo mula sa isang tao at mula sa kanya ay nilasawa nito na si Hawa o si Eva. Pagkatapos lumalang siya ng maraming kababaihan at kalalakihan, kaya katakutan natin si Allah na siya magtatanong sa ating patungkol sa ugnayan ng sinapukunan. Dito sa bersikulong ito, paulit-ulit natin binanggit, Kamakala Ibn Khatir, binanggit din sa atin ni Imam Sa'di na ito ay tumutukoy sa ugnayan sa sinapukunan, unang-una sa magulang, pagkatapos sa ating kamag-anak na tayo tatanungin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala kung paano tayo naging sa kanila sa ating muling pagtayo sa harapan sa araw ng paghukom. Ganun din sinambit ng ating imam mula sa sipi o paghugot sa bersikulo sa Quran, o kayong mga niniwala, katakutan nyo si Allah at magsabi ng pawang katotohanan. Kung kayo magiging katotohanan kay Allah at sa kanyang sugo, ay makakanta ng gantimpalang dakila. Sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam tulad ng iniulat sa atin ni Imam Duqayyim sa kanyang aklat Hazadul Ma'ad, na ang pinakamainam na aklat ay ang aklat ni Allah, ang Quran, at ang pinakamainam na gabay ang gabay ni Propeta Muhammad na wala pagpapala ni Allah sa kanyang kapayapaan. Tayo po ay pinagpala muli ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at binigyan ng kalusugan at pagkakataon at libreng oras na tayo ay matipon o tumipon sa lingguhang sermon ng ating imam, at tayo pinagpala ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na makapakinig dito sa Masjid al-Bara sa Paisaliya. Sabi natin, ang paksa ng imam sa atin ay pinamagatan niya bilang ang iyong kasama ay salamin ng iyong relihiyon. No? Binanggit ng ating imam, Ar-Rajulun ala dini khalil. No? Ito'y binigyan natin bilang malapit ako sa Tagalog, na ang tao daw ay kanyang relihiyon ay nasa kanyang kasama. So ito ay sabihin natin na ang iyong kasama ay salamin ng iyong relihiyon. Bilang sabi natin na medyo malapit na kahulugan. Ayon sa ating imam, nagsimula siya na alam natin sa ating kapaligiran, sa ating kapanahunan, sa ating mga buwan, linggo, taon na lumipas o mga oras man, nasabi natin na tayo'y nakakadanas o dumaranas ng mga bagay na hindi natin inaakala na darating at sasapit sa atin. Tulad halimbawa, sinabi natin yung pandemya na walang sukat nakakaalam kung gaano katagal ang yahaba nito. Dumating ang sakit, ang kahirapan, sabi natin ang pagkawala ng trabaho, pagkakulang sa pananalapi, ang pagkawala ng buhay, at ang lahat-lahat ng ito na binanggit ng ating imam ayon sa kanya, ayon sa kanya, na ito'y nagbubunga o nagdadala ng takot sa damdamin o hilakbot sa puso ng bawat isa. Karamihan, kadalasan, sabihin natin na ito rin nagiging bangungot sa bawat isa sa atin. Ito'y mga bagay na maaring sabi natin na magbigay ng dalawang uri ayon sa ating imam, na maaaring ito'y maging gantimpala o kaya ikabubunga ng kanyang pagkakasala sa mga nabanggit na sitwasyon. Naway bilang tayo ni Allah doon sa pangalawang grupo na tayo'y magkakamit ng gantimpala sa pagsapit ng gantong sitwasyon.
Kasi ayon sa kanya na ito'y mayroong dalawang larawan, mayroong dalawang dulot sa atin. Maaring tayong magkasala o kaya naman ay magkaroon tayo ng gantimpala. Tulad ng binanggit natin kagawi sa ating pag-aaral na may mga tao na sinusumpa ang ulan. Pag sumapit yung ulan, nagputik, nagbaha, sinusumpa nila yung ulan. Ito yung mga bagay na sabi natin bunga ng kamangmangan at kawalan ng pananampalataya. Kaya ayon sa ating imam na kanyang binanggit na sa panahon na ganito, sa panahon na hindi natin mapakawari, hindi natin mawari, hindi natin malarawan, hindi natin ma-illustrate kung ano ba nga ba ang nangyayari ngayon at darating bukas. Ano ba ang mainam na ating gawin ayon sa ating imam para tayong hindi mawala sa kawalan at tuluyan tayong bumulusok sa pagkawala sa Islam? Ayon sa kanya na tayo ay dapat kumuha o pumili ng mabuting kasama. Kaya dito binanggit ng ating imam na ayon sa kanya na binanggit umano ayon sa sugo ni Allah sallallahu alaihi wasallam, ar-rajulu ala dini khalil, na ang lalaki o ang tao na ang kanyang relihiyon ay nasa kanyang kasama. Na binanggit natin na ang ating kasama ay salamin ng ating relihiyon. Subhanallah. Kaya ayon sa kanya na tayo dapat pumili o kumuha ng ating makakasama lalo sa panahon na tayo'y sinusubok ni Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil ayon sa kanya, ang mga bagay na pangyayari at nangyayari at mangyayari pa ay maaaring magbunga sa atin na kayo magkasala o kaya naman ito ay magbunga sa atin ng gantimpala. Kaya dito ayon sa kanya na tayo ay kailangan pumili ng ating mabuting kasama. Kaya ayon sa kanya na matyagan natin ang ating mga sarili bago pa man ang iba na kung saan ay matyagan natin kung sino ba yung ating kasama, no? Kasama sa pag-upo, kasama sa mga usap-usapan, mapa social media man o personal man, na ayon sa kanya ito ay dapat matyagan natin sino ba yung ating mga kinakasama. Dahil ayon sa kanya na mayroong tatlong uri na mabuting kasama, no? Nagbigay siya ng tanda o kaya senyales para masabi natin na ayon sa kanya na meron tayong maaring tignan, gawing timbangan, sukatan o pwede nating gawing saligan kung sino ba yung maaari nating mabuting kasama. Ito ay sa kaparaanan, sa timbangan at sukatan ng relihiyon. Ayon sa kanya na kailangan yung ating kasama ay merong pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala at merong mabuting pag-uugali. Na ayon pa sa kanya na itong tao na to ay parati ang nagbabasa o nagre-recite ng Quran. Pangalawa, ayon sa kanya na ang taong ito ay madalas nating nakikita na siya ay parati ang nag-aayunan ng voluntaryo. At pangatlo, ayon sa kanya na ito yung tao na kung saan ay nagmamatsyag sa mga hangganan ni Allah subhanahu wa ta'ala, nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Na ayon sa kanya na kung ang ganitong mga kasama ang ating makita, ay pinapayuhan niya tayo na tayo makibilang sa kanya. Sabi nga natin, no? Binanggit yun sa atin ni Sheikh Saleh Al-Fauzan Akbauzan na hiwaga kung bakit sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon. Nababanggitin natin, hindi binanggit ang imam, pero dadagdag natin na kung saan sinabi, kala Allah ta'ala, wal asri innal insana lafi kusrin illa alladina amanu wa amilu salihat wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Na kung saan, ayon kay Sheikh Saleh Al-Fauzan Al-Fauzan, pangalagaan na wa siya ni Allah, na ang hiwaga kung bakit sumumpa si Allah subhanahu wa ta'ala sa panahon. Dahil ayon sa kanya, sa panahon dito nangyayari ang mga bagay-bagay na pinaggagawa ng mga tao. Sabi natin, nandito ang gabi, ang tanghali, ang umaga, andito rin ang mga gawain ginagawa natin, mubaman, makruman, halalman o haram na nakapaloob dito. Na kung saan ayon sa ayan na binanggit na ayon sa ating butihin Sheikh Saleh Fauzan, na ang tao ay ligaw o lugi sa panahon. Maliban lamang, sabi natin, no, illa alladina amanu, maliban sa mga mananampalataya o naniniwala, no? Illa alladina amanu wa amilu salihat, at gumagawa ng kabutihan. Na siya naman binanggit ng ating imam na dapat nating hanapin, no? Dapat nating hanapin na ating kasama o kakasamahin dito sa mundong ibabaw. Hanapin natin yun, yung tatlo na yun na binanggit niya, no? Na binanggit naman sa ayah, sabi, illa alladina amanu, no? Na ayon sa kanya sila yung tao na kung saan na may alam at mayroong mabuting pag-uugali, o kaya naman na ayon sa kanya na paratian natin nakikita na siya nag-aayunan ng voluntaryo kahit hindi obligado, at ganoon din siya yung tao na nag-uutos ng mabuti at nagbabawal ng masama. Na kung saan ilang ladina amanu, tapos watawasaw bilhaqi watawasaw bisabar, na kung saan sila ay nagpapayuhan o, sa kabutihan o sa katotohanan at ganoon din sa pagtitiis. Sabi nga lang ating imam, kung tayo ay pipili ng mga kasama na bukod doon sa ating nabanggit o kanyang binanggit, sabi natin wala tayong ibang matututunan o mapapala sa kanila
kundi na ang pagsupok na binigay sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala na nabanggit, pandemya, kawalan ng trabaho, pagkakaroon ng sakit, pagkulang o pagbawas ng mga mahal sa buhay o ng buhay, walang ibang magiging epekto to sa atin o salamin sa atin kundi pagkakasala. Maraming mga tao sa atin nasisisihin ang qadar ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ano ba yan? Bakit nangyayari ito? Ano ba yan? Bakit ganyan? No? Nawala ng paraan o wala na siyang ginawa na siya pa ay lumingon sa mga dalil o katibayan na binanggit ni Allah sa Quran at Sunnah. Bakasan alam natin na ang mga bagay na ito ay ginawang pagsubok sa atin ni Allah Subhanahu wa Ta'ala, na maaring ito ay bunga na gawa na kasamaan ng ating mga kamay, na siya namang sabi natin resulta nito ay dumating ang bagay na ito na ating kinakaharap, o tinatanaw natin na ito'y pagsubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala bagay sa ayan na banggit, apahasiban nasa yutraku ayakulu aman na lahum layuf tanun walakad patan ng ladina may ang kablikum wafil akra ayah, na kusa sinabi ng ating tagapaglikha na nag-iisa na si Allah Subhanahu wa Ta'ala, na ayon sa kanya na akala ba ng mga tao na sila ay pababayaan na lamang basta ang kinin, naniniwala kami na hindi tayo susubukin. Katunayan na sinubok ni Allah Subhanahu wa Ta'ala ang mga tao na nauna pa sa atin, na nag-angkin, na siya'y mananampalataya, naniniwala ng mas masidhing pagsubok. Kaya mga bagay na ating nabanggit ay isa sa mga pagsubok na tinakda ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa tao, na kung saan kung ang ating kasama ay hindi may alam sa Islam o walang mabuting pag-uugali, o siya naman sabihin natin na nag-uutos ng mabuti, nagbabawal ng sama, ang mga bagay na ito ay titignan natin sa larawan na baliktad, na ito ay bagay na wa'iyadu billah, sasabihin pa ng iba, malas. Yung malas ba sa Islam? Tunay na wala. No? Samahan na lang. Kaya dito sabi natin na ayon sa Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam na binanggit niya lil mu'minuna lil mu'minin, no? Na ang mga mananampalatayang lalaki at babae, tayo'y mistulang isang instruktura. No? Na para tayo'y mistulang, sabihin natin na para bang building o bahay, na tayo sumusuporta sa bawat isa. Paano na lamang kung yung isang pilar ng ating kasama ay walang alam kundi kamangmangan, o walang bagay na ginagawa para palakasin ang ating pananampalataya? Ano magiging resulta nito sa atin? Tayo din nahihina. Kaya ayon sa ating imam, na piliin natin ang ating kasama. Na sinabi pa ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tusahib illa mu'min. Na huwag natin pakisamahan maliban sa tunay na mananampalataya. Hindi naman natin sinabi, o hindi naman sinabi ng imam, o hindi naman gaya o nilayo ng imam, na huwag tayong makisama sa ating kamag-anak na di-Muslim, o kaya mga kapitbahay nating di-Muslim, dahil sila ay mayroong mga kakaibang baitang ng karapatan sa atin. Meron tayong karapatan na makisama sa kanilang mabuti. Ang tinatalakay dito ng imam, yung ating pakikisama ng higit, na kung saan sabihin natin, araw-gabi, maaaring kasama natin sila sa umpukan, no? Na kung saan itong mga bagay na ito ay magiging salamin ng ating reliyon. Magkakaroon siya ng epekto sa iyong pag-uugali, pagsasalita at iyong gawain. Kaya ito ay mistulang tanong sa aking sarili bago pa man sa inyo. Tanungin natin, sino ba yung ating mga kinakasama? Sino ba yung ating mga kinakausap? Lantaran man, face-to-face man, o sa mga video call man, o sa ating mga social networking, sino ba yung ating mga kinakasama? Sino ba yung ating mga kinakausap? Ito bang mga tao na ito, o sila bang mga grupo na ito, ay nagtuturo sa atin ng kabutihan at nagbabawal masama? Sila ay nagtuturo sa atin para takwiyatul imam, tumibay yung ating pananampalataya, o umayos yung ating pagkilos na masigit sa reliyon? Dahil kung hindi, ay problema nga malaki. Subhanallah. No? Wala silang ibang idudulot kundi pagkapuksa sa mga bagay na nilagay ni Allah Subhanahu wa Ta'ala sa ating harapan, na siyang pagsubok, na siya naman tatanawin natin, sabi nga ng ating butihing muallif, no? Naalala natin yung sinulat na aklat ni Sheikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala sa kanyang aklat na Qawaidul Arba'a, no? Tatlong tanda ng pagkalugod ni Allah Subhanahu wa Ta'ala at tanda ng pagkakaroon ng ligaya dito sa mundong ibabaw. Sabi daw, ida ataka fi shakar, kung tayo pagkalauban, marunong tayo magpasalamat, no? Ida ibtala pa sabar, at kung tayo naman ay pagsubukin, tayo nagtitiis, no? Sabi daw na ito ay mga tanda ng kaligayahan natin sa mundo. Ngayon, saan ba natin matututunan to? Saan ba ito mapupulot? Ayon sa ating ima, ito'y magre-reflect mula sa ating kasama. Kaya sino ba ang ating kasama? Ang kasama nyo ba ay mabuting kasama na siyang magpapatibay ng ating ima? No? Ng ating ima? O kaya kasama natin na magbabawal sa atin ang kasama at magtuturo ng kabutihan? O sino ba ay mga tao na magpapalago ng ating kaalaman sa Islam? Dahil kung hindi,
ay tunay ngang delikado daw lalo sa binanggit ng ating ima, lalo ngayon sa panahon ng pandemya na binanggit niya paano, marami dito ang nagkakaroon ng mental breakdown. Tunay naman, dahil maaring nagkasakit ang kamag-anak, o kaya dahil sa pagkakakulong sa bahay na matagal, na tayo ay at home work, hindi tayo makalabas, no? Kailangan kung saan pumunta, ay kailangan may maskara, kailangan meron tayong tawakal na kung saan limitado yung ating galaw. Hindi tayo makapagpadala dahil nawalan tayo ng trabaho, nawalan ng sweldo, kulang ang sweldo. Na kung saan, ito yung mga bagay na nagbubunga sa atin ng mental illness ba? Ng pagkabigat sa ating isipan. No? Na kung saan, ito ay nagbubunga sa atin ng anxiety o kaya pagkabalisa o kaya naman ay nagbubunga sa atin ng pagkabigat ng kalooban. Ang mga bagay na ito, dadagdagan pa natin ang masamang kasama na walang ibang i-inject sa atin o sasabihin sa atin, kundi ang pagkabigo ay wala na sa atin ang Nasrullah, ang tulong ni Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya ito ay bagay na mahalaga na sinabi sa atin ng imam na binabahagi natin sa mga tao makakarinig at mararatingan ng mga bagay na ito. Ngunit sabi nga natin, tulad din ng binanggit ng imam bilang paalala sa atin, wala nang ibang kasama na masigit, no, sa buhay na ito kundi ang mga muhajirun wal ansar. Well, hindi natin talagang itatanggi ang mga bagay na ito dahil ito ang mahigit na kasama. Pero ngayon, wala na sila. So ano ba ang ating binabanggit dito o tulad ng paalala sa atin ng imam? Hanapin natin yung mabuti nating kasama. Hindi kamot wala na ang sahaba, wala na tayong makikitang mga mabubuting kasama. Sabi nga ni Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sa bauna al-dakhal al-janna baghair al-hisab. 70,000 anyang mga tao papasok sa paraiso o paraiso na walang paglilitis, walang pagtutuos. At sabi doon, lumapit si Okasha, isa sa mga sahabi radhiyallahu anhu, lumapit siya, sabi niya, "Ya Rasulullah, tad'uni ana minhum," no? O suguni Allah, ipanalangin mo naman na ako'y mapabilang sa kanila. Sabi ng Propeta Muhammad wa anta minhum, ikaw ay kabilang sa kanila. Nang may lumapit pang lalaki, at sabi, ay wala na. At sabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ang karamihan na bilang doon ay nasa ating umma. Kaya ito ay bilang pagbibigay liwanag sa atin, pagpapaunawa sa atin ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, nakamot wala na ang sahaba, wala na mabuting kasama, meron po, hahanapin lang natin para tayo naghahanap ng butil sa buhangin. At merong mga tanda, sabi natin, no? Itong mga tao na ating makakasamang mabuti, kapag nakasama mo sila, wala silang ipapaalala sa iyo kundi ang iyong reliyon, ang kabilang buhay. Meron pa ba? Meron siguro. Mahirap hanapin. Pero dapat pagsikapan kung tunay natin nais na tumawid patungo sa kabila. Kaya dumalangin yung imam bago siya magsara, sabi natin na nawa ay ibilang tayo sa magkakaroon ng mabuting kasama, o Allah, pagkalooban mo kami ng mabuting kasama, o Allah, turuan mo kami na maghanap ng mabuting kasama. Kaya inshallah ito yung buod na maliit na paksa ng ating kutba sa ngayon, naway patawarin tayo ni Allah subhanahu wa ta'ala kung hindi natin naibigay ng husto ang karapatan ng imam sa kanyang binahagi sa atin. At ganoon din, dinadalangin natin na walang patid ang tao na nagsimula ng gawain ito, si Ustad Alim, na sabi natin ito ay ginagawa natin bilang kabahagi ng kanyang gawain na nawa ay itapon, ihulog, igawad ni Allah subhanahu wa ta'ala sa kanya ang kanyang habag, ang gantimpala sa pagsisimula na ito. At ganoon din nawa ay tanggapin sa atin, sa administrasyon man, sa dumadaluman, kay Brother Abdullah, kay Brother Adnan, at sa iba mang bumubuo ng Islamic kong tanggapan na ito. At ganoon din sa amin, nawa ang kakarampot na gawain ito nawa ay tanggapin sa atin, at nawa ay tayo patawarin at kahabagan. Alam natin na nauna si Ustad, tayo susunod din, naway patawarin tayo, at ganun din ang tayo ay kahabagan kung tayo ay bawian na ng ating buhay, inshallah. So back to you, Brother Abdullah. Kung meron silang tanong, magtanongan tayo. Kung wala naman, ay sa muli, tayo ay yayao, inshallah, bin nila. Si Brother Israfil, nandito pala. Salamat na ikaw, Brother Israfil, nakamute ka po. Salamat na, Rashid. Salamat po, Kato. Nasa Dubai ka po? Si Israfil sa Dubai. Masha'Allah. Abu Dhabi. Masha'Allah. At yung mga aking kido nasa Davao City. Assalamualaikum. Meron pa ba kayong mga tanong kay Sheikh bago siya umalis? Ayan. Meron lang ako naalala noon mga unang panahon, Brother Abdullah, kung pwedeng magdagdag ng konti. Si Brother Israfil po ang ating kasakasama, ang ating kalili noon. Ewan ko lang kung natatandaan niya pa. Magkasama kami magsalan ng tarawih, mag-iftar, no? Hindi mo yata, matanda na. So yung una natin kanina na, mashallah, no? Alhamdulillah, ngayon pinagkalabuan siya ng isang mabuting may bahay at pinagkalabuan ng maraming anak na wa ay paramihan pinialas sa'yo.
Inshallah. At hindi lang sana sa akin. Inshallah na nalagot yung ating pagsasama na may pagtagpuin tayo ni Allah hindi man sa house, sa kandara, sa loob ng Jannah, inshallah. Amin. Amin. Yara. Ano nga pala? Meron pala ako. Ano yun? Hindi about the subject na sa topic na to. Eh, kasi yun, kanina na banggit sa akin ni Yusuf Reyes eh. So, yung close down ng Thursday, meron kayo pag-aaral. Thursday, meron po. Online ba kayo? Online yon? Opo, online. Si Brother Jafar ang nag-live. Brother Jafar. Face-to-face yung bros na yun, stupid. F2F yun, face-to-face. Sabi daw, meron daw nung naka-live yun eh. Naka-live po, si Brother Islapigo o si Brother Ali ang nagla-live. Ito po, ayan. Maligo. Yan lang. Opo. Ay! Siya po ang ating director sa studio. Ayan. Opo. Alhamdulillah, nakita-kita, Brother Abdullah, Zach Lacker sa podium na ito. Kita-kita yung mga matagal na dinagalita. Opo. Yan lang, pag-fasting si Brother Ali, yun si Brother Jafar ang nag-ano, nagla-live sa Senta. Okay, inshallah. Wednesday and Thursday yun, ha? Wednesday is Arabic and Thursday is yung aming paksa ng Akida, Advanced Akida. Na ayon sa suggestion ni Brother Abdullah, ang ating amir sa center. After Isha dyan sa Saudi? After Isha po sa Jeddah, na'am. Okay. 9 o'clock yun, hindi after Isha. 9 o'clock. 9 o'clock po. Kasi nag-aantay pa ng mga darating, no? Sa Boris. Kaya dito, baka patungla po. So, kung meron pa kayong mga tanong, brothers, Isa, Omar, Ryan, o yung mga anak ni Sheikh. Muhammad, baka lang may tanong ka, Muhammad. May tanong ka ba, Muhammad? Ahmad, may tanong kayo? Wala. No? Assalamualaikum. Alhamdulillah, naiintindihan nila lahat. Si Brother Adnan, meron kayong tanong? Tanong. Wala na bro, alhamdulillah. Brother Jafar, may dadagdag ka? Hindi nila wala. Okay. So, yun ang ating translation ng kutba tungkol sa napaka-gandang topic na kung sino dapat mong samahan dito sa lalong-lalo na dun sa mga bagong Muslim. Yes. Piliin ninyo, muslim yung mga kasama ninyo. Tama. Hindi yung nag-Muslim na kayo, tapos ang mga barkada ninyo, yung pa rin, yung mga dati yung barkada, wala kayong matututunan sa kanila tungkol sa Islam. Ganun pa rin ang makukuha ninyo sa kanila kung ano yung religion nila, yun ang makukuha ninyo, hindi yung Islam. Kaya piliin natin yung ating mga kaibigan, sino yung mga kasama natin palagi. Muhammad, Pelota. Salamat si Muhammad Pelota. Siyempre, hindi naman sinasabi na iwasan mo na yung mga kaibigan mo. Siyempre, dahil yung mga Kristiyano, pero ang intention mo para lagi mo silang kasama sa basketball, ganyan, pamimingwit, sa dagat, ay para magdawahan mo sila. Sahe. Huwag yung baliktad na ikaw ang magdawahan nila, tapos ikaw yung mahihila, pabalik sa pagiging Kristiyano. Dapat sila yung mahila mo. Dinadawahan kang silang Asala. Sige po. Sa mga masjid, nagpapadala sila ng paksa na napapanahon. Tapos ang imam na ang mag-elaborate ng paksa. Ano ba, sabihin natin, ang paksa ngayon is, ano ba, sabihin natin, pandemya. So ano ba, si Brother Abdullah, ang imam sa isang masjid, yun ang itatopic niya patungkol sa pandemya. Siya na magbibigay ng dalil, hadith, at ibang explanation patungkol dito na ayon sa kaalaman na pinagkaloob sa kanya ni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ganon din si Ustad Adnan, kung siya ay mas... may hawak na masjid sa ibang lugar at ang paksa na suggestion sa kanya ng Ministry of Religious and Affair ay halimbawa pandemya rin, siya na rin ang bibigay ng tawag doon ng rekado, ng dalil, mula sa hadith, ng Quran at ibang paliwanag ng mga pukha tungkol sa bagay na yon. Okay? Kanina sa masjid namin dito, ang paksa, siyapa ng Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam. So magkaiba sila. May mga tanong pa? Wala na, brother.
Anas, si Ahmad, tsaka si Khalil, yung anak ni brother, ano eh, umaganong na eh. Wala. Wala na daw. So, ang ganyan na lang bro, ang ating mga, ang ating paksa, ang ating kutba, wakuro dawanan, alhamdulillah, Rabbil Alamin, subhana ka lang mababihamdik, asyadu an lai lai laat, stagpulupa, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kanang sala ko bro. So next Friday, kung matutuloy ang ating face-to-face class, ihanas ko sa inyo. Malamang na mag-face-to-face class na tayo at ito na yung huli nating online translation. Si brother Ismail pa rin ang magta-translate pero doon na sa JBC inshallah. Lahat na lang ako. Waalaikumsalam. Kalas ka na? Tapos na po.